panghilig dati dito. Ayaw ko po dati itong inaabala ko ng mga tao. Kasi ayaw ko talaga magsaka ako. Dahil hindi nga ako nakatapos ang pag-aaral ko. Ayaw ko talaga, sabi ko talaga mahirap magsaka. Mahirap magsaka. Hey, what's up mga kapalay? Ang itatampok natin sa vlog na to ay si Ginoong Johnny Digno Santo. Tunghayan ang kanyang kwento. Heto na ang intro. Magandang umaga po mga, sa mga lahat po na nakapanood ng video ito. Ako nga po pala si si Pangulong Johnny Digno Santo. Nakatira dito sa Sitio Paitan, Barangay Santa Rosa, sa sako po ng bayan ng Mulanay, Quezon. Ako po ay isang pangkaraniwang magsasaka dito sa aming lugar. Isa pong pangulo ng isang samahan, ang samahan po ng Magupalay sa Barangay Santa Rosa. Ang aking kwento bilang isang magsasaka, ako po ay sa madaling araw po, mga alas 5 pa lang, ay gising na at ako po ay pupunta sa aking taniman ng palay dito po sa Sitio Paitan. At sa umaga pong ito ay umpisan ko na po ang aking gawain bilang magsasaka. Dahil po ako po ay may mga katungkulan sa iba't ibang samahan, ang aking pong oras ay ini-schedule ko. Sa umaga po ay andito ako sa aking taniman, mga hanggang alas 8 o alas 9 ng umaga. At kung may mga pagpupulong po kami, ako po ay dumadalo sa mga pagpupulong. May mga tao po na kailangan sa akin, yan po ay aking pinakikiharapan kung saan lugar sila dapat puntahan, yan po ay aking ginagawa. At ako po ay isa rin pong local permit technician dito sa aming bayan na kung saan po ay pinupuntahan ko ang mga taniman ng mga tao ko magsaka. At inaalam ko po kung anong mga klase insekto, kung anong sakit ng mga halaman, lalo-lalo na po sa palay. At sila po ay binibigyan ko ng advice kung ano ang dapat nilang gawin, kung anong at dito pinapag-alaman namin na hindi po pala lahat ng insekto ay perisyo ang dulot sa ating halaman ng tulad ng palay. Sapagkat napag-alaman ko rin po sa aming pagsasanay na may mga insekto rin pala po na nakakatulong upang ma-eliminate o mapatay nila ang mga insektong nakasira po sa ating halamanan. Napakarami po ngayong biyaya ng ating gobyerno na ang priority po talaga ay ang ating magsasaka. Kaya kinakailangan lang po na maging aktibo ang lahat ng magsasaka. Maging masigasig ang lahat ng samahan. Sapagkat napakarami pong biyaya, lalo ito pong ating RC program, napakarami pong binibigay. Tulad po ng binhi, abuno. Ano po ba yung mga matitinding pagsubok na napagdaanan mo sa pagpapalay? At syempre kasama po nun, dahil may mga pagsubok, so ano po yung mga achievement mo at gusto mong ipagmalaki, lalo na po sa ating mga kapalay dyan, ang mga nanonood? Ang matindi ko pong napagdaan ng pagsubok dito ay sa ating pong Chinese Kings. So yes, ano ay, ang aming pong palayan dito ay talaga pong mga natuyo. May lugar po na yun hindi po malapit sa mga sapat, ay yun po ang medyo nakalusot. Pero yung talaga pong gumataas ang payo, ay talaga pong may mga natuyo. Subalit, kami pong nagsasaka, hindi pinang nangangalit. Sinita pa rin po namin makatagkanin ng mga sunod yung kain. Hindi gumanda po ang ulo sa amin. Sinita pa rin po namin makatagkanin. At tawag po ng Diyos ay doon po kami nakabawi ng aming nakanin. Medyo gumanda po ang aming ani ng mga nakaraan. At yun namin po sa mga mapanirang sikto. Tawag naman po ng Diyos ang mga lugar lang po dito sa aming bayan. Nasa doon po naman. Sabalit, hindi lang po talaga grabe. Talagang tumbagan po yung mga minimal lang ang mga nabibuli lang namin sa sikto. At dito naman po sa ating lugar ay sa awan namin gusto po kahit pa paano po tulad po ng mga bagong dumaan ng nakaraang mga taon. Meron po kami dito mga nangyari ng aming palay ay naani na. Subalit ito po ay hindi namin matisir dahil ito po talaga ay bulok na. Marami pong mga magsaka ang talaga pong nakakaawa. Na talaga pong sila ay halos walang inani ng mga nakaraang bagyo po ng mga nakaraang taon natin. Subalit talaga pong hindi sumuko. Ako po mismo talaga pong hindi ako sumuko talaga. Tanim-tanim pa rin ang ginagawa namin. At ito nga po mga pantanguli. Ako po bilang mga pantanguli na tamahan dito. Nung po mag-conduct ng puna ng Parnes School ang pre-residuo po sa amin barangay. Ako po ay isa sa nakuha na naging speaker po sa Munoz, may Baksiha. Ito po ay isa ginanap na 31st anniversary ng pre-race. Layo. Sa Pilipinas, ako po ang naging presenter na kung saan ako po ang naging presenter ng Los Baños. Sa ginawa nilang project dito sa Mulanay, at sa awan ng Diyos ay naipahayag ko kung ano po ang mga natutuhan namin at kung ano po ang kagalingan na idulot sa pagsasanay po sa ginawang Parallel School po, school ng Philrice. Tatlong taon po kami tinuruan ng Philrice. At sa maraming salamat po sa Philrice. Parang po sa pagiging resource speaker mo sa Munoz po ay parang proud ko sa inyo na po talaga. Pumasok po ba sa isip ninyo nung magiging pangulo ba ako? Ganito po ang kwento ko. Ako po ay trabaho po ko naman nila matagal po. Yung bandang huli, naging sakitin po ang mga anak ko. Nawa ko po ay bumalik po ako dito sa amin sa Quezon. Kasi nang huli po, ay ito pong pagiging CSO ko, ay wala pa akong hilig dati dito. Ayaw ko po dati itong inaabala ko ng mga tao. Subalit na naging challenge po sa akin, na yung pakiusap sa akin ng mga kaupo ko magsaka, na sila po ay panguluhan ko.
pa lang yun ay oh, kasi ayaw ko talaga magsaga ako dahil nga kaso hindi nga ako nakatapos pag-aaral ko. Talagang dati po talaga ipatulong-tulong ako sa tatay ko. Talagang ayaw ko talaga, sabi ko talaga mahirap ako sa saka. Makinig kaya ng katawan ko. At kailangan po dito bandang huli na natsalis nga po ako sa mga tao dahil kaya nga po nung panguluhan ko po, awa ng Diyos ay yung kusama namin ay mag-aanim na taon na eh lalo pong lumalakas na ngayon. Tanong ko lang po, ilang taon ka na po ba sa alarangan ng pagsasaka? 12 anos pa lang, tumutulong ako sa tatay ko. Pero nga po itong ipunin ko, hindi lang po 30 anos na akong nasa larangan din po na pagsasaka. Nakataya ko po bilang magsasaka ay hindi lang po sa pag-ibang, talaga po napakalayo na ng aking kaalaman sa ngayon. Kaysa doon po sa nung una na ako po hindi po nakaranas ng mga training, ay talaga pong ibang-iba na ngayon. Tumasa ng aking ani, natipid ko na po, ang binhi ko na ginagamit ngayon po ay kinakaya ko na po na ang 40 kilos na binhi ay napapagkasya ko na po sa aking tanimang isang hektarya. Di po tulad nung araw na wala pa, na yung pong tatlong kaban ay kulang pong punlal para sa aking nabanggit na taniman. Ito program para sa akin. At sa iba rin pa po ako magsaka dahil doon po sa share aid program ng ARSE kami po ay napautang ng halagang 15,000 piso na babayaran po namin sa loob ng 10 taon. Ito po ay zero interest. Ito po ay napakalaking bagay na katulungan para sa aming magsaka. At ito naman po mga libreng binhi, qualified seeds, sertifikado po binhi, ay napakalaking bagay po dahil ang mga binibigay po sa aming binhi ay puro talaga pong primera klase na wala pong halo. Dito po sa ARSE ay napakalaking tulong rin po sa amin dahil ako po sa samahan ko mismo ay marami na makinaryang na ibigay sa amin. Katulad po ng four wheel tractor, mga hand tractor at mayroon pong mga rice transplanter at marami pong iba. Talaga pong napakalaking tulong ang RC program para sa aming magsasaka. So dahil po doon sa mga natanggap ninyong benepisyo, mga extension program, so yung dating yung kita na wala pa sila o kumbaga, parang mas malaki na po ang malaking bagay na po dahil nga po high-tech na mga makinarya namin, mas malaki na po ang mas mabilis na po kami makatanim ng palay at mas tumataas po ang ani namin dahil mas po alam na namin yung mga dapat namin gamitin. Mabilis na po ang proseso po sa pagpadayo ko lang po. Yung pong talaga pong hindi po natin maalis sa inyo na yung pong traditional farming na natutuhan na pa sa ating mga ninuno o sa ating mga lolo, lola, magulang. Ilang local farming technician ito po ay hindi. Ang layo po dito ay madagdagan pa ang inyong kaalaman upang ang ating ani ay lalong tumaas at lalong maragdagan po ang ating kita, mapag-aral natin ang at mapatapos ang ating mga anak. Pagpupunla, ang isang hektar po nating 20 kilos ay may sobra pa po yun. Kung tayo lang po ay susundin ang proseso sa pagpupunla at po sa mga gumagamit po ng mga insecticide o pesticide, malaman natin mga kaibigan nating kulisat o ang tinatawag nating harmful o na kaaway nating kulisat. Kapag po tinalaman natin po na hindi pa tayo pala dapat mag-spray, makakatipid po tayo sa ating mga inputs sa pesticide at insecticide, pollution po sa ating hangin, sa ating kapaligiran. Ngayon, kung mababawasan po natin na tama lang po ating pag-spray, ay di makakatulong po tayo sa ating kalikasan. At sa paggamit na ng mga pataba, ito pong tinatawag natin inorganic, ito pong nabibili natin, ito pong mga tulad po ng urea na yan, tulad ng complete. Yan po ay may tamang timing po tayo kung kailan natin dapat ilagay sa palay, may tamang edad po. At dapat po i-alam rin po natin kung alin po ang unang abunong i-apply natin sa unang 10 araw ng ating bagong tanim na lipatanim na palay. Akalaga rin po malaman natin kung kailan tayo dapat huling magsabog ng abuno sa ating tanim na palay dahil ito po ay sa pag-aaral po talaga ay may tamang edad ang ating palay simula ng ating ilipatanim. Itong tayo po ay makasunod sa right timing, proper timing ng pag-apply ng abuno. Ito po ay makatipid din po sa atin at talaga pong malaki. Para po tayo maka-avail sa extension program ng ating pamahalaan, ang una-una po natin gagawin ay kung meron pong samahan sa inyong lugar at qualified naman po kayo, halimbawa may palayan naman po kayo kahit kalahating ikar lang, pwede na po kayong tanggapin ang mga samahan. May mga bylaws lang po yun. Kung kaya natin sundin yung kanilang mga bylaws, pwede na po tayong sumali. Tapos po ay kinakailangan pong agad na makapagparehistro kayo sa RSBS yung tinatawag. Dahil dyan po binabase ng RSIP ang ibinibigay nilang tulong sa mga magsaka. Yan po yun. Sabihin po ninyo yung mga makinaryang gusto ninyo. Kung ano po ang request ninyo makinarya na kulang sa inyong samahan, yan po ay ibibigay sa inyo basta't nakumpleto po ninyo ang mga requirements. Ang ating pong RSIP program ay may, kung hindi po ako nagkamali, ay may 2 taong pang natitira sa atin sa programa. Kaya yung nakapag-avail na sila. So, kapag mabilis naman silang kumilos, mabilis silang mapapakinabangan yung extension, yung mga pa-extension program ng RCEP. So, pagkatapos nun, siyempre, ano pong magiging benepisyo nila? Pagkatapos po, napakalaking bagay po sa inyo. Kasi mas mabilis po. Mabilis po, lalo kung kayo po ay may mga, meron po kayong mga tinatawag na halimaw. Ito pong rice harvester po ang tawag dito. Ito po ay napakabilis. Ito po ay 2 tao lang mag-ooperate.
ay ang palay po ninyo ay kuwan na, nasasako na. Yun ang po mga pantalok natin, tinatawag rice transplanter. Yan po ay may tinatawag na riding type, mayroong hook behind. Ito po ay napakabilis din. Ito po ay kaya nito ang dalawang hektar sa maghapon pagdatanim. Bilis na po ng proseso. Napakalaking bagay po nito. Napakalaking bagay. Saka sa Pilipinas ay makamta nito at maranasan natin ito. Kaya ating pong technique, yun na po yung pinagin ko na yung pong 40 kilos ko ay naikaya kong tanim sa ikarya. Ay talaga pong ako po ay yung aking pong dating naan ay talaga pong nalampasan. Ako po ay kinaya ko pong umani ng sa isang hektar ko na ito po ay kami po ay ringpin. Wala pong patabi ka naman pala yan. Ito po ay inabot ko na ako pinakaani ng 100 kaban. Dito po sa aking sinunod na technique. Ito po ay kinaya ko po ang 100 kaban sa hektarya. Ito, bali ito po ikawabalik ng kulib ako ng kamalay niya sa po. Ano, may dito 3.5. Ans, yung dati po, Pangulo, yung hindi nyo pa nasusunod yung mga technique na gano'n. Hindi pa ako nakasunod po ikuan, pinakamalaki ng ani ko dito ay yung 50 kaban. Oo, oh, napakalaking. Oo, ano, 50, 60. Ay ngayon po ikuan, talaga pong hindi lang 50% dumagdag sa aking ani. Halos ano. Eh, kumisa nga po, hindi ko magkataan tulis sa amin. Halos ano po. Yung palay check system ng RCEP, so ano po ba yun, Pangulo? Maaari po bang mag-share ka sa amin ng palay check system po ay isang uri ng sistema. Single po sa pagtatanim ng ating palay para sa ating mga mag-isaka. Ito po sa mga farmers field school, ito po ang ginagawang batayan. Ito po ay kinukumpos na ng bali ngayon po ay siyam na kitsik na. Dati po ay walo. Ang unang kitsik po nito ay kailangan po sa ating pagtatanim ay makakuha tayo ng mga sertifikatong binhi. Po ay may mga tag na kulay asol na siyang itatanim natin dito sa ating lugar. Kung ano ang anggup na binhi. Ang alawa po nito ay kinakailangan pong ang ating pong lupang tataniman kinakailangan patak ng lupa para po tayo pag tayo po nag-apply ng abono kapag tayo dahil patak na po siya hindi po agad dadamuhin kumbaga pantay-pantay po talaga ang lupa. Ang pangatlo po nito ay yung pong ating paglilipat tanim na kinakailangan po ang pundang ilipat natin ng tanim ay malusog. Tanggol po kapag malusog walang abala sa paglaki sakit. Walang sakit malusog. Kung palay check system nito ito po hanggang siyang kapag ito po nasulog natin ito talaga makita ang kaibahan doon sa mga sistemang natutunan natin na tayo ay hindi pa nakaabil itong palay check system. Ito napakalaki po ay napakalaking tulong. Para ito po isang uri ng modernong paraan ng ating bansa. Kapag ito. Malawakin ang galing! Yun pala yun! Yun! Tatanggit ako ng mga asset extension program na narisip mo kung nakuha mo na ako. Training po. Sa utang po, nakuha ko. Sa mga kailangan po, nandang nandang po, nakarami po nakabili sa akin. Sa yung palay check system po, yung repesan mo. Parang pinakalagot na limong pisan po yun na lumagdag ang ani. Nandahay ko sa palay check na sinuotan. Kapapalay, maraming salamat kay Pangulo. At yan, nakikita nyo yung kanyang sinamamalaan dito sa barangay. So ayan ay, in-encourage namin kayo na magkabit pa na mas maraming pinupay na tulong ng tulad ni Pangulong Janikawa. Yung din ang wish namin sa inyo na mahalin ninyo ang pagsasaka dahil sa pagsasaka ay talagang hindi kayo magugulong dito. At inulit namin na may trabaho sa agrikultura. So agad kayo dyan, Pangulong.